So, magbabayad ka na sa Converge. Tapos, ang napili mong mode of payment ay BPI. Pero, nasaan yung instructions? Ang gulo. Hindi mo makita. Saan ba? Paano ba? Yun yung gagawin natin ngayon. And, teka lang, nakita niyo ba yun? Better. Let's go! So, to pay for your Converge bill, punta ka lang dito sa site ng Converge. Tapos, sa support, punta ka sa I Want to Pay. Then, pay your bills online, payment channels, then, ba't walang BPI? Okay, sige, let's try again. Sige, so, nag-search ako sa Google, sabi dito, how do I pay my monthly subscription? So, nakalagay dito, online bills payment. So, ito si BPI, and nakalagay dito, online payment and over-the-counter payment, BPI. So, punta lang tayo dito. Service temporarily unavailable. As you can see, wala talagang kwenta yung site ni Converge. Kaya, ikaw, huwag kang masyadong umasa dun. So, eto na. Dito na tayo sa pag-pay talaga through BPI online bank transfer. Si Converge, magsasend dyan sa email mo na pinrovide sa kanila ng statement of account mo. Yung bill mo for the month. Sa akin, eto. So, may nakatouch dyan na PDF. So, eto na. Yung may mga link. May mga link dito. Itong link na to, sinasabi lang nito kung iba pang way para makuha natin yung statement of account. Ito naman, online portal natin, ito yung walang kwentang online portal na kapag tiningnan mo, is hindi naman nakalagay dito yung BPI. So, ito yung walang kwentang isa. Tapos, ito pang isa, yung isa pang walang kwentang portal na walang kwentang site na kapag pinuntahan mo, how do I pay my monthly subscription? Ang sasabihin niya, okay, sige, online payment, pwede BPI, pero pag pinuntahan mo yung BPI na option is temporarily unavailable. So, di ba nakita niyo parang ayaw ata tayo pagbayar ni Converge using BPI. So, ito lang yung kaisa-isang link dito na I found useful. So, pag tinignan natin, enter Converge ICT account to any of these online banking facilities. So, ito na siya. Yes, finally, gumagana na. BPI. So, log in to bpiexpressonline.com. Yes! Diba? Service temporarily unavailable na naman. I love this talaga. Grabe ka talaga, Converge. Hindi, may ano dyan. May ibang sagot dyan. I think nag-iba na kasi yung site nung BPI. So, under maintenance tong site na to. So, mali pa rin si Converge na hindi niya to in-update. So, eto, BPI Online. So, onlinebpi.com.ph put our server online banking sign-in. So, login muna tayo. Yan. Follow natin to step by step. So, pagka-login daw kay BPI Express Online, which is hindi to gumagana ng link na to, ito ang gagamitin natin. Wala akong pakialam sa Meralco. Okay. So, dun tayo sa select manage recipients. Go to other services daw. So, ito siya, other services. Select manage recipients. Ito yung manage recipients. Then, click on add recipient. Select ComClark Instanet as the type of recipient. Add new recipient. Ayan. So, hindi niya sinabi rito kung anong type of recipient. Diba? Another misstep by Converge. Very good ka talaga, Converge. I love you. Okay, select this one. Billers. Then, enter biller's name. Ito na. Ang biller name is ComClark Instanet. ComClark. Ito yan. ComClark Instanet, CC Clark. Tapos, ito yan. Yung reference number, ito yan. Key in your 13-digit account number as your reference number. Kakopy natin siya as reference number. Next. Then, i-confirm ko siya. Confirm the details of your enrollment. Enter one-time pin, then select submit. So, ayan. Yes, send pin na code. Tay lang kayo, lalabas yan. Okay. Okay, done. Okay, enrollment was successful. So, yan na. Paano na magbayad ngayon? Since na-enroll mo na siya, walang sinabi dito na next na gagawin, di ba? Very good ka, very good talaga, Converge. Ganto lang. So, once na-enroll mo na siya, mababalik ka na dito sa billers.
So, nakalagay na rito ngayon yung ComClark InstaNet, CC Clark. Tapos, yung reference number is yung account number mo. Then, click pay. Then, magkano yung amount na babayaran natin? 1599. Ito siya. Sa, ito na, pay to C Clark. Tapos, yung account number ko. Then, frequency. Now, then, syempre, sa account ka. Sa account ko. Then, next. Confirm. Yes, send me the code. Okay, this payment was successful. Okay, so, ayun na. Bayad na tayo ngayon sa Converge natin for the month of, eto, for this month, for August 6 to September 5, 2020. Ang ayoko dito kay Converge, kapag nakapagbayad ka na, nakalagay is dun sa BPI mo, nakapag-transfer ka successfully. Pero si Converge, wala silang acknowledgement na nagbayad ka na. So, kakabahan ka talaga na ano ba na-receive yung bayad ko. So, nag-risk ako dun last month, which is sabi ko, pag to hindi nag-record, sasabihin ko sa papakita ko sa kanila yung receipt ko na nagbayad talaga ako. Pero fortunately, gumana siya. So, ang sure ko lang na nagumana siya kasi yung next bill namin is yung monthly bill na. Hindi na yung napakita na hindi na nagdagdag yung last month. Meaning, yung binayad ko last month, nabayad talaga siya. So, ngayon lang guys. Maraming salamat. Sana nakatulong to sa video, tong video na to sa inyo. And have a good day. Bye-bye!